the love, joy and peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control has come. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome pong muli sa ating sambang gabi. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Let's give the best clap of praise to God! Glory to God, to the highest. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. To the Savior who gave His life for us. Salamat po, Panginoon. Truly, God, You deserve our highest praise, Lord. We are forever in awe of You, Lord.
sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, lalo't higit sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are forever in awe of you, Lord. Hallelujah. You are beautiful beyond descriptions, Lord. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehensions. Like nothing ever seen. Thank you.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating sambang gabi. At ngayong gabi po ay ating pong pagsalusaluhan. Ang isa na naman pong mensahe para po sa bawat isa po sa atin para po sa Kapaskuhang ito. Ngunit bago po tayo magpapatuloy, pwede po ba tayong yumuko at pumikit? Anyayahanan po natin muna ang Banal na Espiritu Santo na manguna sa ating gawain ngayong gabi. Panginoon, maraming salamat po na meron naman pong pagkakataon na kami ay makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. O Diyos, ang aming dalangin, patuloy mo kaming samahan mula simula hanggang katapusan at ikaw po na siyang aming pinaka-star at pinakabida sa Kapaskuhang ito. Panginoong Hesus, ay tunay na malugod at maluwalhati sa aming gagawin at gawain ngayong gabi. Sa inyo po ang papuri, lahat ng karangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon, kahit na po kayo ay nasa inyong mga tahanan. Praise the Lord. Praise God. At ngayong gabi, ako po'y natahasan na aking ibahagi po ang tungkol sa bunga, isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu Santo, at ito po ang kapayapaan or peace. Ngunit bago po iyon, ay pwede po bang buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Marcos, Kabanatang 4, Talatang 35 hanggang 34 or 38. Praise the Lord. Glory to God. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami?" 39.
Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka!" Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Purihin po ang Panginoon. Isa sa mga benepisyo sa ating pong napag-aralan, maging man kanina po ay amin pong sa aming pastor, ay isa po sa mga benepisyo, tunay na regalo sa atin ng Panginoon. Kaya po siya ay narito, naparito sa lupa, ay mabigyan po ang bawat isa ng kapayapaan. Ang ating puso ay mapuno ng kapayapaan. Praise the Lord. Glory to God. At bago po yon, again, makibukas po kayo sa akin sa Isaiah 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. "Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan." Purihin po ang Panginoon. Ang tinutukoy po dito na isang sanggol na lalaki na isisilang at ang pangalan at isa sa mga pangalan na ipagkakaloob sa kanya ay prinsipe ng kapayapaan. Sino po ang prinsipe ng kapayapaan? Walang iba, ang tinutukoy po ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya po isa ito sa mga layunin kung bakit mayroong Pasko. Dahil alam niyo po ba, nung panahon ng ating Panginoong Hesus ay isinilang, during that time, ang Israel, ang bayang Israel ay tigib ng marami pong kaguluhan at punong-puno ng kadiliman. Ngunit ang Diyos ay may pangako sa aklat ng Mikas, no? Chapter 5, na darating ang oras na ang Bethlehem, bagamat ito'y napakaliit lamang na bayan, ngunit ang tagapagligtas ay isisilang sa syudad na ito. At nangyari and fulfilled itong prophecy na ito of the coming of the Messiah, none other than the Lord Jesus Christ, has been fulfilled pagdating po ng New Testament at doon po sa ating binasa kanina sa Isaiah 9:6, ang fulfillment po na ito ay dito po matutunghayan natin sa Lucas chapter 2, Matthew chapter 1 and 2, and Mark chapter 1 and 2, and the rest is history. At sa oras na ito, bigyan mo po natin ng diin at daan. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya naman po, ang isang tao na tunay na mayroong Kristo sa puso, pinaghaharian ng Panginoon, sinasabi nga po, nang tinanggap natin si Hesus, sino po ba si Hesus? Si Hesus ang prinsipe ng kapayapaan. Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus Kristo sa ating buhay, tinanggap natin ang Espiritu ng kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon sa John 14 verse 27, "I give you peace. My peace I give you. Do not be afraid." Kumbaga sa ating translation ngayon, huwag kang matakot. Ibibigay ko ang kapayapaan. "My peace I give you." Akin ang aking kapayapaan. But little did many people know that Jesus Himself is the peace, Sar Shalom, the Prince of Peace, Sar Shalom. Si Jesus po ang prinsipe ng kapayapaan. Ang prinsipe ng kapayapaan na nagbigay sa atin, hindi lamang po basta siya ay prinsipe ng kapayapaan, but more than able and more than willing na yung kapayapaan na nasa Kanya at siya mismo ay pagkakalob niya sa atin. Kaya sa panahong katulad nito, tigib ng kaguluhan, kagulumihanan, takot, pangamba, wala pong iba tayo talagang dapat natatakbuhan at makukuhanan ng kapayapaan. Maraming tao po na meron silang the most expensive bed, meron silang pinakamagandang tahanan, lahat na meron sila. But sa ngayon, hanggang ngayon, ang kapayapaan o peace ay napaka-elusive dream sa kanila. Yes, we know that. Sapagkat ang isang tao
na hindi pa tunay nakakilala sa Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. At hindi tinanggap si Jesus ang Sar Shalom, ang prinsipe ng kapayapaan, papaano mapasa kanya ang kapayapaan? Papaano niya mararanasan ang tunay na kapayapaan? Amen po? So, sa ating pong nababanggit, meron lamang pong isa na maaari nating makamtan ang kapayapaan sa pamamagitan noon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. We can only have peace through Christ Jesus. Ang sabi ng Colossians 1 verse 20. Colossians 1 verse 20. And through Him, Jesus Christ, to reconcile to Himself the things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross of Calvary. Ano ang nagdulot sa atin ng kapayapaan? Bakit ngayon ay available sa atin ang kapayapaan, peace? Why? Because once we reconcile with Him, with Jesus Christ, and how do man, paano po ang isang tao ay makipagkasundo sa Diyos na napakabanal sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus Kristo? Only through the blood of Jesus that we can have peace. Amen? That's in Colossians 1 verse 20. Praise the Lord. At yun po ba ay atin pa pong hinahanap-hanap ngayon? Tapos na po. Ibinigay niya ang sinabi ng Isaiah 9:6 na batang lalaki na ibibigay at isa sa kanya mga pangalan nga ay prinsipe ng kapayapaan. Praise God. So, ulitin ko po, dahil po sa banal na dugo ng Panginoong Hesus at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, kaya available po sa atin ang kapayapaan at mismo ang kapayapaan ay ating tatanggapin, who is none other than the Lord Jesus Christ, and we'll have peace. Katulad ni Jesus, ito po, katulad po sa ating nabanggit kanina, kahit napakaraming bagyo at sigalot ng buhay, Jesus was there at the stern, sleeping on a pillow. Siya ay punong-puno ng kapayapaan. Hindi niya inalintana yung squall, yung storm, yung malalakas na alon, malakas na hangin at matataas na alon. Bakit? Eh siya ang prinsipe ng kapayapaan. Amen po ba? Sa buhay natin ngayon, kung tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin, we will have peace. Kahit na tumaas at tumaas at tumaas ang tubig baha hanggat nandoon tayo sa loob ng arko ng kaligtasan, walang ibang ating Panginoong Hesus Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, nandoon po tayo sa loob ng arko ng kaligtasan, ang baha, tubig baha ay tataas ng tataas, ngunit tayo'y naka-ride on lang sa baha. Nasa ibabaw tayo ng baha at kailanman hindi tayo matatakot. Ang tubig ay hindi makakapasok. Habang umaangat ang baha, umaangat naman po ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. At isa pa po, ang Panginoong Hesus, Jesus is the Prince of Peace. Why? Siya na hindi sumpa ay naging sumpa upang tayo na nasa ilalim ng sumpa ay magkaroon ng kalayaan at magkaroon ng kapayapaan. Purihin po ang Panginoon. Galatians 3 verses 13 to 14. Christ redeemed us from the curse of the law. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Holy of the Spirit. Praise God. So isa po ito, no po, ang kagulumihanan, takot, pangamba, fear of the future, takot kung ano ang kakainin bukas, pag-aalala kung ano ang magiging pagdating ng future. Ito po'y isa bahagi sa mga sumpa. Yung pagkakaroon ng walang kapayapaan, confused mind, isa pa po yung mind na hindi nakasettle. This is part of the curse. But the Word of God says in Galatians 3:13-14, inako na ng Panginoon. Ang sabi nga po ng Isaiah 53, He was wounded, the chastisement of our peace was upon Him.
ang kalupitan ng kawalan ng kapayapaan? Yun po bang matakot ka na hindi ka makapagkatulog sa isang gabi? Kalupitan yun at hindi po galing sa Diyos. Inako na ng Panginoong Jesus upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan. The chastisement of our peace was upon Jesus. Amen? Lahat ng sumpa ay inako niya. At one, isa sa mga sumpa ay ang pagkakaroon ng kagulumihan, ng takot, pangamba, and everything na naglalagay ng kaguluhan sa ating isip. Yun po ay lahat yun ay nasa ilalim ng sumpa na inako na ng Panginoong Jesus according doon sa Galatians 3:13-14. Praise the Lord. Glory to God. At hindi lamang po yun. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Isaiah 26 verse 3. Sabi po, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast on you because he trusts in you. Purihin po ang Panginoon. Ang isang tao na nakay Kristo, nakipagkasundo kay Kristo, nakipag-reconcile kay Christ Jesus, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang kanyang isip ay nanatili sa Diyos. Hindi nakatuon sa problema, hindi nakatuon sa kung ano ang mangyayari kinabukasan, kundi nakatuon sa Diyos na napakalaki. Sabi po ng isang lingkod ng Panginoon, do not look unto the bigness of your problems, but look unto the bigness of your God. Because the more you look unto the bigness of your problem, ang inyong tingin sa Panginoon ay lumiliit at lumiliit. It will give you a diminishing perspective of who and what God really is. Especially who God really is. So ang ating mga paningin, ang isang tunay na kipagkasundo na kay Kristo, may relasyon na personal sa Panginoong Jesus, ang kanyang isip ay nakatuon, steadfast on the Lord. And that is one of the keys upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. Amen? Why? Because our mind is steadfast on Him who is the Prince of Peace, the Sar Shalom, ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Glory to God. And not only that, sa John 14 verse 27, what did Jesus say? Ang sabi ni Jesus, do not let your hearts be troubled. You see, marami po sa ating panahon ngayon, troubled na troubled, and trouble na trouble ang kanilang mga puso. Nako, hindi po natin sila masisisi. We cannot blame them sa mga pinagdaanan sa loob ng almost 2 years na ito during the pandemic, sa mga problemang pinansyal, kalusugan, material, maging man po relasyon, iba't ibang uri ng problema, pagsubok and challenges ang dinaranas ngayon ng iba't ibang tao. Kaya marahil po maraming mga tao ngayon talaga pong tulirong-tuliro. Para bang nai-imagine ko na even before Jesus came to earth, ang Diyos ay nagkatawang tao. Nakita na niya tayo because of our fallen nature. Nakita na niya po tayo in the corridors of eternity. Nakita na ng Panginoong Jesus kung ano ang ating magiging kalagayan pagdating ng 2021. Kaya naman ang sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. Neither be afraid. Sabi ng Panginoong Jesus, my peace I give you. I give you peace, my peace I give you. My peace, sabi nga na isang awit, my peace I give unto you. Praise the Lord. Ang kapayapaan na ibibigay at ibinigay at available sa atin mula sa Panginoong Jesus, kapayapaan na hindi natin pwedeng mabili sa anumang department store o kaya sa YouTube, kaya sa Google, kaya na pag may problema, i-Google ko nga ito. Tuloy, halimbawa, mayroon tayong naghahanap tayo ng meaning ng isang word. Like, halimbawa, I have had a sumptuous meal. Pupunta ka lang sa Google, makikita na muna ang sagot. O kaya, gusto mong makita ang lugar, pupunta ka lamang po doon. Pero ang kapayapaan po ay hindi natin ito makikita sa anumang informasyon
high-tech man na uri ng informasyon o by word of mouth man. Hindi rin po ito na idudulot sa atin ng pera. Dahil maraming may pera bago mag-pandemic, ngayon ay nag-file na ng bankruptcy. Yung malalaking kumpanya, hindi rin po natin ito mahahanap sa mga relasyon. Dahil po, bakit po napakaganda ng relasyon? Pagkatapos po, during the pandemic, iniwan. No? We cannot draw our strength from anyone. No. We cannot draw hope or even our peace. We could not find it from anyone or anything, only in Jesus, the Prince of Peace, the Tsar Shalom. And He said, "My peace I give you." Praise the Lord. Glory to God. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, ay balikan lamang po natin ang ating binasa bago tayo magtatapos. Dito po sa ating binasa sa Mark, kanina sa Mark chapter 4, verses 35 hanggang 40. Ito po nga ay patungkol sa ating Panginoon, kasama niya ang mga alagad na nagkaroon ng biglang nagkaroon ng storm. Buti tayo ngayon pag mayroong typhoon, meron pong babala sa atin, meron ng satellite. Noon, wala. Bigla-bigla na lang na mayroong squall. Alam niyo po ba kung bakit ay unpredictable? Kasi po ang lawa ng Galilee or Genesaret, no po, Kinneret ang tawag nila, ang lawa na yon ay napakababa, ang baba, no? Below sea level. And it's surrounded by mountains. So pagdating ng gabi, usually, ang hangin na mula sa mga kabundukan ay malamig. No po? At ito, ang hangin mula sa dagat ay medyo mataas ang temperatura. Kaya pagdating dito po sa may bandang ibaba, ay nako, nag-create po ito ng parang turbulence sa tubig ng lawa ng Galilee. Kaya nagkakaroon ng squall, nagkakaroon po ng malakas na hangin at malalakas, matataas na alon. Mga kapatid, nakita natin ang Panginoong Yesus, pinagalitan niya ang mga alagad. Sabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Ang ginawa lang ng Panginoong Yesus, sabi lang niya, "Tigil." Sinabi po niya sa hangin, "Tigil." At sinabi niya sa lawa, "Tumahimik ka." Ang Panginoon, ang salita ng Diyos, pag sinabi lamang po natin sa Panginoon, "Lord, Ikaw ang aking kanlungan, Ikaw ang aking great provider, my needs, You are going to supply all of my needs according to Your riches in heaven." That is Your word. Salita ng Diyos yon. Sasabihin lamang natin sa Panginoon, "Lord, ang sabi mo, isupply mo sa akin ang lahat ng aking pangangailangan, hindi according to the economy of the nations or even of the Philippines, sapagkat ngayon ay pandemya, but You are going to supply all my needs." Kung anong kayamanan dyan sa kalangitan, just a word and the Lord will supply all of our needs. Ano man ang bagyo meron tayo ngayon, hindi man financial, iba't ibang uri man ng bagyo, gamitin natin ang salita ng Diyos. Narito ang lahat, just speak the word and it shall come to pass. Amen? Huwag na huwag tayong mapabilang doon sa mga pinagalitan ng Panginoon. Sinabi niya, pinagsabihan niya, sabi niya, pagkatapos, sabi po niya, hanggang ngayon ba, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya? Sa oras na ito, sino man po sa atin ngayon, lalo na ang mga anak ng Diyos, na may takot sa puso. May takot sa puso at para bang ang bukas kaya may kakainin pa? Paano, lalo na po yung mga retirees, no? Na medyo bawas na yung kanilang tinatanggap tuwing buwan. Pero alam nyo, mga kapatid, kung mayroon mang pintuan na isinara, mayroon pong pintuang bubuksan ng Diyos sa bawat isa. Huwag kayong matakot. Sabi ni Jesus, hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Manampalataya tayo ng prinsipe ng kapayapaan, si Tsar Shalom, ay nasa ating puso, ay handang-handa din na bigyan tayo ng kapayapaan by providing
all of our needs. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At sa oras na ito, ibig ko po kayong dalhin sa isang maikling panalangin. Ibig po ba natin na maranasan ang prinsipe ng kapayapaan, at papasukin sa ating puso ang prinsipe ng kapayapaan? Ano man po yung nagiging dahilan ng ating pagkabalisa na sa tuwing gabi umiiyak tayo, kinabukasan ang atin po, tayo po, ang ating puso ay punong-puno ng kabigatan, hindi tayo mapagkatulog sa gabi, at kung ano-ano ang nasa ating puso at isip sa oras na ito, inaanyayahan ko po kayo lumapit sa Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ang anak na lalaki na nagkatawang tao, ang isa sa kanyang pangalan ay prinsipe ng kapayapaan. Praise the Lord. Glory to God. Jesus is here and Jesus is willing to give you peace that passes understanding. Sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Filipos, do not let your requests be made known unto God. Petitions, requests, be made known unto God. And the God of love and the peace of God that passes understanding will guard your hearts and mind in Christ Jesus. So right now, inanyayahan ko po kayong lumapit tayo sa Panginoon. Manalangin, tanggapin ang prinsipe ng kapayapaan upang anumang sigalot o bagyo ng buhay tayo naroon ngayon, kayang-kayang patigilin ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa lawa, tumigil ka. Sinabi ni Jesus sa hangin, manahimik ka. Sa oras na ito, kayang patahimikin ng Panginoon ang anumang problema, anumang bagyo ng ating buhay, anumang alon, gaano man kataas ang alon, at gaano man kalakas ng hangin. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede po bang sumunod sa maikling panalangin? Amang Diyos na sumasalangit, lumalapit po ako sa inyo. Ako'y punong-puno ng pangamba, takot, kagulumihanan, kalituhan, kawalan ng pag-asa, nawawalan na po ako ng kapayapaan. Patawarin mo po ako, O Diyos. Patawarin mo po ako, Ama. Pugasan po ninyo ako ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesus. Ang dugo na itinigis sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa dugo na iyon, ako ay nakipagkasundo na ipagkasundo sa aking Panginoong Jesus. Amang Diyos, salamat. Pinatawad niyo po ako. Nilinis niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan ko po kayo, Panginoong Jesus, ang aking prinsipe ng kapayapaan na pumasok sa aking puso. Kayo na po ang maghari. Kayo na po ang manguna. Kayo na po ang lumuklok sa trono ng aking puso. Tinatanggap kita ngayon, hindi lamang bilang aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas, kundi prinsipe ng kapayapaan ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Muli po, ito po si Sister Isan Hesmundo. At sa pagdating ng Panginoong Jesus, ang kanyang kagalakan at kapayapaan nawa ay sumaating lahat. Let joy and peace reign because the King has come. Merry Christmas to all and God bless us all. Amen and amen.
the love, joy and peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control as come.